Tama ka nga na hindi natin hinabol si Bungo. Sinabi ko na naman sa'yo, Cedric, hindi makakalusot ang hayop na yan sa mga Agila. Nasayang lang yung perang kinuha niya sa atin? Hindi masasayang yun, Cedric. Hindi rin naman niya magagamit yun na pambayad kay Satanas para makalabas pa siya ng impyerno. Sige. Magpatayan kayo. Paano kung mahuli nila si Bungo and he tells them about you? Sinabi mo, matinding kaaway mo si Dalisay. He will tell them about you. Sa palagay ba ninyo, nung iligtas ko kayo, nung tangkain ninyong iligtas si Chloe, wala ba nakakilala sa akin? Inaasahan ko na yan. So, anong gagawin natin ngayon? Mas mabuti pa nga mabuhay siguro si Bungo. Dahil gagawain at gagawa ng gulo. Pag nangyayari yun, mawawala ang atensyon sa atin ng Agila at makakakilos tayo ng malaya, makapagplano tayo ng maayos. Thank you.
Sa wakas, natapos din. Nabawasan din ng isang banta ang seguridad ng bansa natin. At tulad din ni Bungo, mahuhuli din nila lahat ng mga kriminal sa bansa. Lily, bakit? Pinararamdaman ka ba? Medyo napagod lang ako. Sige, magpahinga ka muna. Tahan. Babalik lang ako sa palasyo. Pero, babalikan kita dito. Salamat, Oscar. I love you. I love you. This task force, Agila, you know what they're doing. Matinik sila. I experienced it firsthand through my transaction with Jacob. They raided us at the bar, Mr. Miller. It's even bad they have Chloe. That girl would definitely cause us trouble. Mangyayari lang naman yon kung may alam siya sa Visayas. Isa pa, yung leader nitong task force, Agila, malapit sa presidente. Ms. Dalisay? In that case, itutuloy ba natin ang Visayas? Hindi ka pa namatay, Dalisay. Pero mabuti na rin yun. Dahil gusto ko ako mismo ang papatay sa'yo. Sa ngayon, kailangan ko munang mawala si Chloe. Bago pa niya ilaglag ang grupo ko. Kamusta na ang mga inosenteng residente ng Sitio Kasagaran? So far, sir, naging maingat naman ho ang Task Force Agila. At tiniyak nila na walang masasaktan ng mga inosenteng residente. Pero bakit marami sa mga kalalakihan sa Sitio Kasagaran ang sumanib sa puwersa ni Madarang? Nalaman namin, ma'am, na nagpakalat o nagpamudmud ng maraming pera itong si Madarang. At nangako pa na magbibigay pa ng mas marami. Saan nakuha ni Madarang ang ganong kalaking pera? Sa tingin namin, Sekretary, siya ay konektado din sa iba pang malaking sindikato. Panood mo ba yung balita? Wala na si Bungo. Wala na tayong problema. Oo nga, patay na siya. Pero may problema pa rin. May Renato pa. Kaya pilisan mo na ang pagkilos mo. Baka maunahan ka pa ng Task Force Agila. Huwag ka mag-alala.
Pinabibilisan ko na yung paghahanap kay Renato. Ang oras na makita ko siya, itutumba ko siya kagad. Nadinig ko na yan. Kaya pwede ba, pag tumawag ka sa akin, yung may resulta, baka maunahan pa kita sa plano kay Oscar. Bakit hindi mo muna gawin ang trabaho mo? No problem. Salamat. Eh, ano lang sabi, Mr. Miller? Will he be able to find any protection for us? He said he will try, but he needs to speak to someone first. Eh, gaano katagal pa hihintayin natin? Patient one. I know him. And you know how powerful he is. Hello. Matagal ka nang hindi tumatawag, ah. Akala ko nakalimutan mo na ako. Gaano ba ka-importante ang itinatawag mo para kailanganin mo ako? Paalam, Medyo Romero. Naging malaking bahagi ka ng Task Force Agila. Hinding-hindi namin malilimutan ang katapatan at katapangan mo. Hindi ka namin makakalimutan. Binuwis mo ang buhay mo para mailigtas ang buong Pilipinas. Pinapangako namin sa'yo. Ipagpapatuloy namin ang pagpapabagsak sa mga sindikato at hindi namin sasayangin ang ginawa mong pagsasakripisyo ng buhay mo. Iniligtas kanya. Paalam, Major Romero. Iniligtas kanya. General Romero, Mrs. Romero, sa ngalan ng kapulisan, buong puso namin pinagkakaloob sa inyo ang watawat ng Pilipinas bilang tanda ng pagkilala sa kabayanihan ng inyong anak. Siya siyang malaking kawalan sa aming hanay. Tanggapin po ninyo. Dito. Mr. Miller, I have an update regarding our protection. Sa wakas, may balita na. Our high-profile protector has agreed. But she has some demands. She? Yes, Your Mayor. She is a powerful businesswoman who has agreed to give us protection. Ano kapalit? She wants the lion's share. She wants the biggest portion of the money we're going to be splitting amongst ourselves. If she will give us the protection we need, that's not a problem. Sigurado ka? What do you mean? Bago. Hindi natin kilala, tapos gusto kagad malaking cut. Hindi naman lang baka usapin, di ba kayo makikipag-negotiate? Mababalik naman yung pera sa Visayas. And remember, she was chosen for us. And I'm sure he's not gonna let us down. Kailangan ko na agad matupad ang mga plano ko. Kailangan makasal na ako kay Oscar para maging reyna ng bansang ito. Cardo! Apo! Naku! Salamat! Salamat! Ligtas ka! Naku, paano yan? La, huwag niyo na pong isipin to sugat ko. Maliit lang po yan. Ang importante ngayon, patay na ho si Bungo. At napagiganti na po namin ang lahat ng mga tao na biktima niya. Cardo, maraming salamat sa inyong lahat. Sa wakas, mapapanatag na rin ang lugar natin dahil patay na si Bungo. Di pa, Chang. Magugulo pa rin si Kampar at si Conchi. La, sinabi po sa akin ni Aliana na na-disqualified daw po kayo sa pagtakbo niyo bilang barangay chairman. Oo, Apo. Dahil sa kagagawa ni Cap Bart at saka ni Conchi Gina, kung ano-anong kasinungalingan ang ginawa, inimbento para ma-disqualify ako. Ela, ano pong gagawin natin ngayon? Cardo, yan nga rin ang inaalala namin eh. Eh baka mamaya manalo pa ulit yan si Kapitan Bart eh. Kaya nga, Labsi, kailangan may lumaban sa kanila. Sino? Isa lang. Isa lang ang alam kong pwedeng lumaban sa kanila at manalo. La, sino? Si Aliana. Nandito ng presidente. Alalang-alala sa'yo. Gawin mo na ang dapat mong gawin.
huwag na huwag kang magkakamali. Mr. President, huwag po kayong mag-alala. Gagaling po si Miss Lily. Salamat, Edwin. Panginoon, sana po'y maging matagumpay ang operasyon ni Miss Lily. Patnubayan niyo po sana ang mga doktor na mag-oopera sa kanya. Sana po'y bigyan niyo ng lakas si Mr. President ngayon. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang babaeng mahal ko. Kulang ang pagpapahalaga ko sa binigay niyong pagkakataon sa akin. Pangako, Diyos ko, pag gumaling si Lily, gagawin ko ang lahat para lumigaya siya. Mamahalin ko siya habang buhay. Dito ang korte ng arraignment ni Chloe. Ito natin sila habang. Wala naman siyang ibang entry point na dadaanan kundi yan. Well, kung ganun ang lugar at ganun karami ang tao, how are we supposed to get close to her? Hindi tayo lalapit sa kanila.